Hi guys, sabihin ko tayo, share ko po sa inyo kung bakit nawala yung stars natin dito sa Facebook Reels at bakit meron tayong stars dito sa Facebook Reels kahit hindi pa po tayo eligible dito at nakapag-set up dito sa stars ni Facebook Reels. Kasi nga meron pong nag-comment sa akin dito guys, ito si Sir Kabukiran TV. Shout out po sa inyo Sir Kabukiran TV. Ang comment nyo po dito guys, patulong po loads may stars na sa Reels ko at mga video. Kaso po, ba't wala po pinasiset up si Meta? Kaya di ko mamonitor stars ko give sa akin. So yun guys, meron na daw pong mga stars yung kanyang mga video, pero hindi pa daw po siya eligible dito kasi nga hindi pa po siya nakapag-set up. So ibig sabihin, hindi pa po siya eligible dito sa stars. Pero, meron daw mga stars yung mga video niya, pero hindi niya mamonitor. So mamaya guys, sasagutin natin yan. Kasi meron pa pong nag-comment sa akin dito guys. Ito si Ma'am Judith Mercader. Shout out po sa inyo Ma'am Judith Mercader. Ang comment niya mo po dito guys, sa akin naman idol na wala ang stars ko. So yun guys, nawala daw yung stars niya. So di ko alam kung eligible na ba si Ma'am dito. Kung syempre dahil nasabi siguro niya na nawala yung stars niya, baka eligible na po siya dito. So yun yung sasagutin natin guys para malaman niyo po kung ano nangyari dyan. So para mangyari na yun, proceed tayo. So presente guys, ang una kong gagawin ay ipapakita ko po muna sa inyo ang aking Facebook account para po maliwanagan po kayo kung bakit po ganun ang nangyari. So punta muna ako sa aking Facebook account guys. Tingnan nyo muna itong sa akin at ipapakita ko po sa inyo. So ito yung Facebook account ko guys, Kuya Chris po. So pasupport na rin po sa Kuya Chris nating Facebook page. At kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo dyan sa baba guys. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe guys, please pasupport naman po sa ating YouTube channel, Kuya Chris TV or Chris TV. So yun guys, pasupport naman po. And then proceed na tayo. So dito guys, mapakita ko na po sa inyo kung bakit nangyari yung mga ganyang bagay. So ito sa akin guys, i-click ko tong more. And then punta muna ako sa aking reels, sa mga video ko. So papakita ko sa inyo guys, ito merong counting views, merong medyo madami-daming views. So kiklik ko po sa inyo itong views na madami-dami. Yung tingnan nyo dyan guys. So dyan guys, kung nakikita nyo dyan sa video ko, meron po siyang stars sa gilid. So ibig sabihin po guys, yung tinanong po ni Sir Kabukiran TV, so ito na po yun guys, malalaman niya po dyan dito, masasagot na po natin dito guys. So back tayo, pupunta po tayo sa aking say dashboard guys. Titingnan ko po doon sa aking monetization guys kung ako ba ay eligible po dito sa stars ni Facebook Reels. Ipapakita ko po sa inyo guys, meron na po akong stars doon sa mga video ko. Pero bakit? Tingnan natin monetization. So yun guys, kung nakikita nyo dyan, hindi pa po ako eligible. Bakit? Naka not yet available po ako dito sa stars. Lahat po ng features dito ni Facebook Reels dito sa monetization ay hindi pa po ako eligible dahil not yet available pa po. Hindi pa po siya napunta doon sa available at wala pa pong setup ang nangyari. So ganito ang nangyari kasi dyan guys. Bakit nga po ba meron tayong mga stars na kahit hindi pa po tayo eligible, meron tayong mga stars dito sa ating mga video? Bakit nga ba? So ganito kasi ang nangyari dyan guys. Para itong YouTube ang YouTube ngayon guys, kahit hindi ka pa po monetize doon, basta pumasayong ang ating video sa kanilang committee guidelines, ay meron na pong mga ads doon guys. Kung napapansin nyo po, kahit hindi pa po tayo monetize doon sa YouTube, meron na pong mga ads na nalabas. So ganun po yun guys, para po bumenta po si YouTube at para po kumita sila. Dahil sa mga binigay na company doon kay YouTube, kinakailangan i-advertise yung kanyang mga company na yon. So yun po yun guys, naglagay po si YouTube sa mga video, sa mga content na pumasa sa kanyang mga community guidelines. Doon po siya nagbibigay ng mga ads doon. Ganon din po dito kay Facebook. So dito kay Facebook guys, pag once na ang video natin ay pumasa sa kanilang community guidelines at ito po ay maraming views, talagang clickable po ito, talagang insights po ito, talagang na-impress po yung mga tao, kahit hindi pa po tayo eligible guys, lalagyan po nila ng stars yan. Bakit? Para kumita po sila sa stars, para bumenta po sila yung mga stars nilang produkto. Pag once may bumili, dahil bibigyan po yung video na yun o yung content creator na yun ng stars, so ibig sabihin, bibilin po yung stars ni Facebook. So pag once bumili, yung content creator at bibigyan yung isang content creator for appreciation sa kanyang video, so sakikita po si Facebook doon sa stars guys. Ibig sabihin, sa billion na stars ni Facebook, binibenta niya po yan guys. Para kumita siya at para kumita yung mga content creator. Pero hindi pa po tayo eligible doon. Pero nilalagyan po yun ni Facebook guys dahil po ito po ay clickable na video, ay pumasa po itong video na to sa kanilang community guidelines. Gano po yun guys. So kung nakita nyo po guys, yun po yung kasagutan dito kay
Sir Kabukiran TV. Ganon din po yung sa akin, guys. So, dito naman po tayo kay Ma'am Judith Mercader. So, ang comment niya po dito, guys, nawala daw po yung kanyang stars. So, ganon po yung comment niya, guys. Bakit nga ba nawala yung stars natin? So, ganito kasi nangyayari sa atin, guys. Nawawala po yung stars dahil po baka hindi na po tayo naging active. At nawawala po yung stars, na-hold po, na-freeze po yung mga eligible natin o yung kitaan natin for monetization, na-freeze po yun, guys, dahil po sa mga violation natin. Pag once na trace po ni Facebook ang ating mga violation, guys, doon po nagkakaroon ng mga freeze sa ating account for eligibilization, or depende po ito sa case, sa kaso natin, sa violation. Pag once na doon na po sa community guidelines ay napakabigat ito, ang mangyayari po, demonetize po ang ating account. Hindi na po tayo, lahat-lahat na po yun, guys, madadown na po, pati po yung feature na pwede natin pagkakitaan, yung stars, add-on reels, in-stream ads or live ads, ano pa man doon nakitaan, madadown po yun, guys, lalo pat ang ating violation ay napakalaki. Gaya nito, guys, mga spamming. So yun, guys, yung mga na-spam tayo, yung mga link-link natin dyan, yung mga follow-follow, yung comments-comments natin, napakadami. So spamming yan, guys, violation yan, spam. So ganito din po sa mga nude pic, guys, sa mga sexual na ano, talaga napakalaki, napakabigat na ano yan. So possible na ma-restrict tayo dyan, na maparatangan tayo, mabigyan tayo ng 1 week, 3 months, o isang buwan. So ganito, guys, sasabi ko po yan sa inyo dahil yun po ay nangyari din po sa akin ito. So na-experience ko po sa akin ito, guys. Nangyari po kasi sa akin to. At yun, guys, ganun po mangyayari pag once na meron po tayong mga violation, mapifreeze po ang ating mga monetization kung paano tayo kumita, guys. So mapifreeze po yung mga eligible natin na feature dito kay Facebook Reels. Mawawalan po tayo. Pero pag once na pumasa po tayo sa kanilang monetization policy at sa kanilang community guidelines at sa kanilang partner monetization, yung Facebook ako or anong bang company dyan, or at itong mga content monetization policy, yung mga video natin pumasa sa kanilang standard, so possible po na tayo po ay freedom para kumita. Tayo po ay malaya at ma-spread. Ganito po din po, ganito yun, guys. Pag wala din po tayong mga violation, guys, ang mangyayari po ay magkakaroon po ng iwawide po or i-spread po ni Facebook ang ating mga content o ating page o ating Facebook profile. I-spread po yan ni Facebook. I-suggest niya po sa iba yan, guys, pag wala po tayong mga violation. Kumbaga, guys, recommendable po ang ating Facebook account o ating channel o ating Facebook page. Recommendable po dahil nasunod po tayo sa kanilang policy o pumasa tayo sa community standard ni Facebook. Ganun po yun, guys. Kinakailangan po dito, guys, ay nasunod po tayo. At kung hindi nyo po alam yung mga policy nila, guys, at magaling kayo sa English, umintindi, so punta po tayo sa Chrome, i-search lang po dun sa Google, guys, yung mga policy ni Facebook, yung community guidelines ni Facebook, partner monetization ni Facebook, or content monetization policy ni Facebook. Unawain nyo at intindihin yung mga policy dun, guys. Dun nyo po malalaman kung ano yung mga bawal ni Facebook para maiwasan yung mga violation at hindi tayo ma-demonetize dito kay Facebook. At hindi rin tayo maging ineligible dito. Kasi po, guys, ma-demonetize po dito pag patuloy po tayo sa mga violation ni Facebook. So yun, guys, sana po meron po kayo naintindihan at natutunan sa content video na ito. At sana po nakatulong itong video na ito. At sana po nagustuhan nyo itong video na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, guys, please support my YouTube channel, Kuya Chris TV po. Subscribe nyo po, guys. At pindutin nyo rin po ang notification button para sagitin po kayo sa mga bagong videos na upload. At kung meron po kayo mga suggestion at katanungan, guys, comment down below lang po sa baba. At huwag nyo na rin po kalimutan mag-like and share. Guys, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.